netizens, nagulat sa nangyari sa unang parisan ni Diwata? Ginigibana? Ano nga bang nangyari? Tuluyan na nga kayang isasara? Ano nga ba ang katotohanan sa nakita ng dalawang mga mata ng netizens sa pwesto kung saan sumikat ngayon si Diwata? Kasabay ng pangyayaring ito sa unang pwesto niya ay kasabay naman ito ng pagbubukas niya ng pangalawang branch. Ito nga ba ang dahilan kung bakit may second branch na ang Diwata Paris Overload? Dahil mawawala na ang parisan ni Diwata kung saan siya nakilala? Pero ano nga bang katotohanan sa parisan ni Diwata ngayon kung saan siya unang minahal ng mga tao? Mula nga noong sumikat ang Diwata Paris Overload, marami na rin nang sumubok na pasikatin ang pangalan ng kanilang negosyo. Isa na nga rito ang Hiwaga Paris, kung saan tinatangkilik na rin ng marami. Bukod sa mabait na ang may-ari, palaban din daw talaga ang lasa ng Paris nito. Nag-effort pa si Hiwaga na i-upgrade ang kanyang negosyo at lugar. Dahil nga sa magtatag-ulan na ay nirenovate ni Hiwaga ang kanyang lugar para na rin sa mga customers at kanyang mga tauhan. Ngayon naman ay may update sa lugar ni Diwata sa Pasay. Ilang beses na nga nasama sa clearing operation ang lugar ni Diwata dahil wala naman itong permit at nasa kalsada lang. Pero hindi ito naging dahilan para tumigil ang negosyante. Sa katunayan, ngayon ay pinapaganda na ni Diwata ang kanyang pwesto. Parisan ni Diwata, ginagawa na, caption ng vlogger na si Miss July. Makikitang hindi na tentang bubong ng pwesto ni Diwata, kundi pinapalitan na ng yero. Dahil na rin ito sa magtatag-ulan na ay kailangan na niyang ayusin ang lugar niya para na rin sa kapakanan ng kanyang customers at mga tauhan. For sure, araw-araw ganyan may pila, bumalik na taglay charm ni Madam Diwata. Ay wow, dami pa rin talagang tao. Nakakalungkot yung mga kumalat sa social media, puro pang down kay Diwata. Unti-unting nag-improve, yan si Diwata, magaling magdala sa mga bashers dyan. Bash lang, lalo lang pinagpapala si Diwata at lalo niya gagalingan. Kakabash nyo yan. Mapapansin na kahit hindi maganda ang panahon, may napakadami pa rin tao sa Diwata Paris Overload. Mahaba pa rin ang pila para kumain sa parisan ni Diwata. Isa ito sa nagpapatunay na hindi totoong wala nang kumakain dito at napunta na kay Hiwaga. Dahil marami rin ang nagkukumpara sa dalawa na ang mga customers umano ni Diwata ay napunta na kay Hiwaga. Si Hiwaga umano ay napakabait at humble na tao. Hindi umano tulad ng nakikita sa ugali ni Diwata mula noong sumikat. Sa kabila nito ay hindi nagpapa-apekto si Diwata sa sinasabi ng mga tao sa kanya. Ang mahalaga raw sa kanya ay ang negosyo niya. Sa katunayan, noong nakaraan lamang nang ipakita na ni Diwata sa publiko ang kanyang second branch, marami na nga siyang offer dito gaya ng Diwata Hotdog Overload, Diwata Chocolate Overload, Diwata Family Seeking at iba pa. Sa June to ang grand opening ng kanyang second branch sa Quezon City,